Noon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang babatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ang talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon nga po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At ito ay ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo kung paanong ang pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng bansa ay nirepresent ng mga pantas. Ang mga pantas na galing sa silangan na siyang naghanap at naglakbay upang makita ang batang si Jesus. Gayun din naman, kung babalikan natin noong nakaraang Pasko, narinig natin na ang unang nakakita sa batang si Jesus ay walang iba kung hindi ang mga pastol, na kung saan ay binalita sa kanila ng anghel na ipinanganak ang hari ng mga hari. Kaya naman sila rin ay pumunta sa Bethlehem upang makita ang batang si Jesus. At biniyayaan sila na makita ang batang ito.
Mga kapatid, ang pagpapakita ng Panginoon ay humahamon sa bawat isa sa atin na laging makita ang Diyos na nakikiisa sa ating pamumuhay araw-araw. Sa katotohanan, ang Diyos ay lagi nating kasama. Sa katotohanan, ang Diyos ay lagi nakikiisa sa lahat ng ating mga, sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Pero ang tanong nga ay ito, nakikita ba natin siya? Nare-recognize ba natin ang Diyos na ito na nagnanais na magpakita ng kanyang sarili, magpahayag ng kanyang sarili sa mga tao, sa atin? Nare-recognize ba natin siya? Katulad ng sabi ko, sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, nandoon ang Diyos, nagnanais na magpahayag ng kanyang sarili. Nagnanais na magpakita sa mga tao, magpakilala sa mga tao. Madali kasing makita ang Diyos sa mga pagkakataon na umaapaw ang biyaya sa atin. Napakadali kasing makita ang Diyos sa mga pagkakataon na tayo ay masayang-masaya. Napakadaling makita ang Diyos kapag tayo ay nasa gitna ng pagpapala ng Diyos. Ang daling makita ng Diyos. Madaling ma-recognize ang Diyos kapag tayo ay napapalibutan ng ating mga mahal sa buhay at tayo'y masayang-masaya. Marahil nitong nakaraang Kapaskuhan, nakita natin ang karanasang ito na tayo'y masayang-masaya sapagkat nakaugnay natin ang ating buong pamilya. Ano? Madaling makita, madaling ma-recognize ang Diyos sa mga pagkakataong tayo ay masaya, nakakatanggap ng biyaya sa Kanya. Pero ang pagpapakita ng Panginoon ay may isang matinding hamon. Yung hamon na makita siya kahit sa pinakamatinding kalungkutan ng ating buhay. Yung makita siya kahit sa gitna ng matinding problema sa buhay. Yung makita siya kahit sa gitna ng matinding bigati sa ating buhay. Ang hamon ay makita siya kahit sa gitna ng sakit at karamdaman sa ating buhay. Yun ang hamon ngayon ng kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa mga magagandang pagkakataon ng buhay, hindi lamang sa mga masasayang pagkakataon ng buhay, pwedeng makita ang Panginoon. Pwede rin siyang makita sa gitna ng matitinding kalungkutan, kapighatian, sakit, pagdurusa, at kalungkutan. At sana'y bukas ang ating puso at isipan na makita ang Panginoon sa mga pagkakataong yon ng ating buhay. Saan ako nagmumula? Saan ko ito hinuhugot? Nais ko pong ikwento sa inyo. Noong December 23, pagkatapos ng misa ko dito ng madaling araw, ng alas 5, tumawag ang aking nanay at sabi niya,
Sabi niya, Rick, ang kuya mo dinala sa hospital. At sabi ng doktor, tutubuhan daw. So naiyak ang nanay ko. So sabi ko sa kanya, sige ho, titingnan ko ho, pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko. Pagdating ko sa hospital, nandoon yung aking kapatid na sumunod sa akin. Pagkatapos, yung dalawang anak ng kapatid ko na nasa hospital. So sabi sa akin ng kapatid ko, Kuya, heart attack daw sa puso. Pero wala kaming idea na may ganun siyang sakit. So sabi ng kapatid ko, Kuya, gusto mo ilipat natin ng hospital. Ilipat natin sa Asian. Kung sa heart at least, baka mas ma-attend ng gusto doon. Ay, kuya, sige. Okay. So, pinrasis ang papel. Dinala siya doon ng 7 a.m. sa hospital, sa CMC. Pagkatapos, inayos ang papel. Sinubukang i-transfer. Ano? Ginawa ng paraan. Pero mahirap ang mag-transfer. During the time na inaayos yung papel, pabalik-balik ako doon sa kuya ko, nasa emergency, nakikita ko, hindi siya nakakapagsalita, hindi siya nakakabulat, pero kilos siya ng kilos, parang uneasy ang kanyang katawan. At parang nararamdaman ko yung kanyang paghihirap. Nahihirapan siya. Pagkatapos, sabi ko doon sa isang anak, sabi ko, bantayan mo kaya yung tatay mo, doon ka sa may tabi, para nakikita mo kung ano. Sabi niya, sige po. E di, nandun doon siya. Tapos kami naman, di inaayos nga namin yung transfer. Tapos biglang lumabas yung pamangking ko, tapos sabi niya, Ninong, si tatay ho. So pumasok ako. Pagpasok ko, yung mga nurses and doctors ay pumasok doon sa, nasa emergency, and then nire-revive ang kuya ko. So parang kitang-kita ko yung time na yon na nagre-revive siya. During that time, I felt so helpless. Wala akong kayang gawin, wala akong magawa. Dahil doon sa sitwasyon na yon, hindi ako doktor. Pero wala akong magawa. Pero nagtatanong ako, Lord, ano po ito? Ano itong nangyayari ito? And then, sinasabi ng doktor na parang mahirap nang i-revive. So sabi ko doon sa mga doktor, sige po, tigil muna tayo. Then, pinahiran ko ng langis ng Santo Olyo ang kuya ko. And then after that, i-declare na ng doktor, Father, wala na po siya. 1:30 p.m. Ganun kabilis. Pero alam nyo, during that time of my helplessness, I was able to see God talking to me. And He is saying, ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Hindi yun ganun kadali. Pero salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya ako ng biyaya na makita siya sa mga oras na yon. At marinig siya na nagsasabing, ako na ang bahala. But alam niyo yung pinaka the saddest part of that story para sa akin? Yung kailangan kong umuwi ng bahay para sabihin sa nanay at tatay ko na patay na ang kuya ko. That is the saddest part.
At nung umuwi ako, grabe, nakita ko yung sobrang lungkot ng nanay at tatay ko. But still, the word of God is there. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Tunay, mga kabatid, kahit sa kalagitnaan ng matinding pagsubok ng buhay, kahit sa gitna ng matinding kalungkutan at pagdadalamhati, you can still see God. Pwedeng magpakita at magpahayag sa iyo ang Diyos. And in that case, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, ako na ang bahala. Nagtiwala ako. And I know everything will be okay. Everything will be all right. In my helplessness during that time, I was able to see God talking to me. Ako na ang bahala. Ang pagpapakita ng Panginoon ay hindi lamang sa mga masasayang pagkakataon ng ating buhay. Sa lahat ng oras, sa lahat ng karanasan ng ating buhay, nagpapahayag ang Diyos sa atin. Sana'y laging bukas ang ating puso at isipan sa pagtanggap ng kanyang pagpapahayag, sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa atin. Sa ganung paraan, marirealize natin na everything will be all right. Bahala ang Diyos. Tumayo po tayo at ipapahayag natin